sa palagay po ninyo talagang may kapangyarihan po ang DOJ at yung administrasyon na ipin siya ano po or kasuhan siya at ilitisin siya? Opo, unang-una, okay, kailangan kasi ipakita talaga sa kanya na hindi siya nakakataas sa batas. Ipakita sa kanya na may mga proseso, ang batas, ang konstitusyon. So pinapakita natin dito kasi yung asal nga niya na parang she's above all of this, that she's above accountability, ipakita talaga ang pwersa ng Estado, Executive Department, and then Judicial Department, and then also yung even the Legislative Department. May mga malinaw na mga proseso na nasa ating saligang batas. Now, okay, Vice President po siya. She can only be removed by one mode, and that is impeachment. Kasi nga, she's one of the impeachable officials. So habang nakaupo siya as Vice President, hindi po siya pwedeng maalis, maliban na lang kung impeach siya at ma-convict siya sa trial sa Senado kung sakasakali. Now, itong yung mga pagsasampa ng iba't ibang kaso na medyo nagagalak nga ho tayo na nag-uumpisa na ang Estado sa NBI, sa DOJ through the NBI, and then yung PNP through the pagfa-file nga nung direct assault and disobedience to authorities and grave coercion, ay kailangan lang. And then yung pag-consider ng DOJ ng other higher or graver offenses like yung to sedition. Uh-oh. And then yung tingnan din nila, nabasa ko po, na tinitingnan nila yung posible rin na liability under the anti-terror law. Mm. So para ipakita ng Estado, it's not for anything else. Dahil nga, ang asta ng ating kasalukuyang Vice President is mas taas siya sa batas. Now, ang question na lang po, okay, pwedeng kasuhan. So pwedeng investigahan. Pwedeng magsampa ng kaso kapag mahanapan o kapag ang finding o ang ruling ng ating mga investigative o yung prosecutorial arm, yung DOJ, ng probable cause. So pag may probable cause, isasampa yung kaso. Now, ang nagiging tanong, pwede ba siyang i-aresto kapag nakarating na sa korte? Kung ano man dyan yung merong probable cause na ipa-file ng DOJ. Pwede ba siyang arestuhin? At doon naman sa mga non-bailable na pwede nilang i-file kung sakasakali na ma-file nila, pwede ba na ba siyang makulong? Oh. So, ang ano ko, medyo gray area pa ho yan eh. It's still a question mark. I'm not aware of any jurisprudential rule na pwede na siyang arestuhin kapag, for example, may probable cause na yung direct assault, yung grave coercion, pero bailable naman po yan. Now, ang ano kasi dyan, this is a sensitive issue kasi precisely itong mga impeachable officials, president, vice president, Supreme Court justices, ombudsman, and members of the constitutional commissions, these are the only impeachable officials. Yeah. Exclusive sila. Opo. Now, masasabi natin na may mataas silang protection galing sa saligang batas. Magkakaroon ng question kung halimbawa, pwede na silang habang kinasuhan, ay pwede na silang arestuhin at ikulong. Because it would downplay or it would weaken that protection. Oo. So, pero siguro kailangan natin ng test case. Ayun na nga, kasi first time. Kasi wala nga po akong subukan ho siguro ng Estado na i-ano yan para makarating sa Korte Suprema. Opo. Pero ayaw ko pong bilang abogado, ayaw ko naman po talaga mag-openly advocate tungkol dyan. Kasi may dahilan ho kung bakit
may protection sila, yung mga impeachable officials. Pero sa maapektuhan yung discharge of their important responsibilities and mandate under the Constitution. Ma'am, narinig niyo po ba yung pahayag ni Yusek Andres kanina? Bago kayo, di si Andres yung interview namin. Mm-hmm. Tinanong ko siya kasi yan din yung bumabagabag sa isipan ko. Can you arrest a sitting vice president after cases have been filed? Sabi niya, yes, the judge can actually issue an arrest order. So yung stance ninyo, Senator, is alanganin, wala, parang gray area siya, hindi pa natin nasubukan kung pwede nga, wala siya, hindi siya nakalagay sa batas. Wala pang nangyari before kasi, wala pang president. Oo nga po, it's really a great gray area to me. Although as an advocate, gusto ko talagang subukan yan. I mean, tingnan natin kasi hindi nga siya immune from suits, right? Ang Pangulo lang ang merong immunity from suit. Na habang nakaupo siya, hindi pa siya naaalis, also through impeachment, or habang hindi pa nag-expire yung kanyang termino, ay hindi siya pwedeng kasuhan. Pero ang position ko dyan, kahit immune siya from suit, pwede rin naman imbestigahan. Pero hanggang doon lang. At pwede naman kasuhan kapag may probable cause pag hindi na siya pangulo. Now, does that apply also to the vice president? Now, yan ang hindi masyadong malinaw sa akin. Pero yung siguro yung iniisip ng DOJ, because I hindi ko naman talaga narinig yon yung proportion na yun, doon na lang ko sa huli nakarinig ng mga sinasabi ni Yusek Andres. Siguro, ang parang pananaw ng DOJ ngayon is they want to test that. Kasi nga, gray area pa. Ano ang pwedeng magiging ultimate ruling ng Korte Suprema? Ang Korte Suprema lang ang pwedeng maglinaw ng kung ano man ang tama. Pwede na ba na arestuhin? Pwede Senator, na ba na ikulong? Senator. Kasi nga, sigit kami. Uwi tayo sa political crisis. Na sinasabi nila kasi magkakagulo-gulo po tayo pag inaresto ninyo ang Vice Presidente. Hindi, ang ano nga dyan is precisely kaya umaaksyon ngayon ng Estado through its relevant agencies para maipakita na wala sino man ang mas mataas kaysa sa batas. Now, depende na yan sa pag-handle din. Na maiwa, yung gulo kasi, precisely yan ang ngayon pa lang nanggugulo na sila eh. Yung kawalan ng respeto sa institusyon, yung mga hindi malinaw na hindi nag-e-explica tungkol dun sa mga paggamit nga ng confidential funds. Yes, during the last hearing, nagpapir na siya. Pero hindi naman niya na-explica ng maayos kasi he had a fighting stance, yung defiant pa rin. Yung kanyang demeanor. So, at ang ginagawa ngayon, nanggugulo na sila. Pero hayaan ba natin na ganun na lang, na merong manggugulo, gaano man kataas yung kanyang posisyon, kaya tama lang yung ano ng DOJ na pwede nilang kasuhan ng inciting to sedition. At tinitingnan din nga nila yung sa anti-terrorism law. Opo. Kung pwede rin. Kasi virtually, ang ginagawa is ginugulo ang mga proseso, ang mga institusyon, ginugulo ang bansa, and parang tineterrorize na tayo. Tineterrorize ang bansa na yung buong mundo na naman, nakatingin na naman sa atin. There was a very wide global news coverage. Nung kanyang pag-meltdown, call it mega meltdown. Nakakahiya na naman. At problema na naman natin, yung mga investor natin. Baka magsiurong yan. Tama. But it's a matter of really handling everything na ibabalanse. Pero ang malinaw, hindi pwede isakripisyo ang batas, ang rule of law. Sige pa. Thank you. Silang natanggap na abiso mula sa liderato ng Kamara patungkol sa pagpigil sa paghain ng impeachment complaint. Nilinaw ni House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative Jay Conghon, hindi na pag-uusapan ng mayorya ang pagpapatalsik sa vice-presidente dahil abala sila sa mga pagdinig. Pero aniya, hindi rin natin tinatanggal ang karapatan ng bawat organisasyon, ng bawat mamamayang Pilipino, na gustong maghain ng impeachment complaint, no? At hindi rin natin tinatanggalan ng karapatan, no? Ang sino man sa Kongreso na mag-endorse nito, no?
Hindi naman nagbigay ng komento si Senate President Cheese Escudero sa issue dahil Senado ang magdidinig sa impeachment cases. Samantala, nang tanungin si Marcos kung point of no return na ang kanilang relasyon ni Duterte, sagot ng Pangulo, Never say never.